Magandang araw, SPnetics at mga kaparokya saan mang sulok ng mundo. Ito ang SP Breaking News, parish information at your fingertips. February 7, 2022, araw ng Lunes. Headlines sa araw na ito, Road to Restoration Project nagsimula na. Sa detalye ng balita, sinimulan ngayong araw na ito ang paggulong ng The Road to Restoration Project ng Belfry at Pasad ng Simbahan ng 6 na tauhan mula sa Eskwela de Talier sa pamamagitan ng pagkakasa ng scaffolding na gagamitin sa pagsasagawa ng unang hakbang ng restoration, ang pag-aalis ng mga halaman na tumubo sa itaas ng kampanaryo. Ipinaliwanag ni Foreman Jose de Lara ng Eskwela de Talier ang proseso ng restoration mula sa pagtatanggal ng mga halaman hanggang sa pagsisilsil ng mga bato. Samantala, ang 8 volunteers mula sa Kabuyaw na sasabak sa training ay aktwal nilang makakatuwang sa pagtatrabaho at masusing gagabayan ni Foreman de Lara na 4 na beses nang naging in charge sa mga proyekto ng nasabing ahensya. Sa ngayon po, uumpisa na po natin pagpatayo ng scaffolding mula dito hanggang sa loob sa pintuan ng simbahan. Pagkatapos po ng pagtayo ng scaffolding, doon na po tayo mag-uumpisa magpatay ng halaman. Ilalagay po natin na gamot na weed band at lahat ng mga ugat ay hihukaya natin hanggang sa makita natin yung ugat. Kasi yun po ang nakakasira ng mga bato. Ngayon po, may bago kaming mga kasama galing po sa dito sa Kabuyaw. I-guide namin pagka-training para po sila ay matuto. Baka sakali kung matapos at wala na kami dito, sila naman po ang magiging maintenance po ng mga masisira po dito. Ang mga sasailalim sa training ang siyang mangangalaga sa mga isinasaayos na bahagi ng simbahan at magsasagawa ng troubleshooting kung kinakailangan. Dagdag pa ni De Lara na hindi makakasagabal ang mga gawain at aktibidad ng simbahan sa proseso ng restoration dahil tahimik at maingat nilang gagawin ang mga ito. Hindi naman po yun sagabal kasi pwede naman kami po ay silent lang po na trabaho. Hindi naman po kami ay maingay. Pwede naman po tayo mag-usap kung meron kayong function na medyo masilan. Adjust naman po kami sa trabaho. Inaasahan na matatapos ang The Road to Restoration Project sa loob ng 1 taon. At para sa ating paglilinaw, bilang pagwawasto sa 6 na iulat na presyo ng mga materyales ng scaffolding noong nakaraang February 3 na may total amount na 872,475, ang tama at aktwal na kabuuang halaga ay 942,611 pesos. Muli, ito po ay isang paglilinaw sa nasabing presyo. At para sa ating SP Kaalaman, narito ang part 2 ng kwento ng buhay ni San Policarpo. Sa unang bahagi ng kwento ng kanyang buhay, matatandaang nasa gulang na 9 o 10 siya nang nagsimulang makinig sa pangangaral ni Apostol San Juan. Tinatayang edad 18 na siya nang makatanggap ng sakramento ng binyag. Nabanggit sa isa sa mga liham ni Ireneus, isa sa mga naging mag-aaral ni San Policarpo, na dahil sa katapatan ng huli, bilang lingkod ng Panginoon ay itinalaga siya ni Apostol San Juan at Apostol Timoteo bilang pastor at kalaunan ay bilang obispo ng Esmirna. Hindi naging madali para kay San Policarpo at sa iba pang mga pastor ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa Esmirna. Bagamat ang lugar na ito ay minsang tinaguriang The Glory of Asia, dahil sa maunlad na sibilisasyon, ay nakatali pa rin ito sa paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Nakatirik sa lahat ng sulok ng syudad ang mga naglalakihang templo ni Zeus, Athena, Apollo, Aphrodite, Cybele at marami pang iba. Doon nag-aalay ng handog at nananalangin ang mga tao. Bukod doon ay laganap din ang pag-uusig ng mga Kristiyano sa panahong iyon. Dahil sa taglay niyang biyaya ng kahusayan ng pangangaral, naakay niya ang mga pagano at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na kumilala
at sumamba sa tunay na Diyos, kung kaya tinawag siya ng mga ito na guro ng Asya at ama ng Kristiyano. Si San Policarpo bilang tagapagtanggol ng tunay na mabuting balita laban sa mga erehe at kulto, abangan sa part 3 ng kwento ng kanyang buhay, ito lamang sa SP Kaalaman. SP, kamustahan na! Batiin natin ang ating mga kaparokya na nagsa-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Happy birthday po sa inyong lahat! At belated happy birthday naman kina Kel Andrew Alsona ng SPYC na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong February 3. Gayun din, advance happy birthday kay Brother Emil Masungsong at Sister Emmy Clear Galang na kapwa magdiriwang ng kanilang kaarawan sa darating na February 8. May you be filled with God's love and blessings at syempre, mabuhay kayo! Muli mga kaparokya, sa darating na February 11 ay kapistahan ng Birhen ng Lourdes at World Day of the Sick. May misa po tayo sa ganap na 5:30 ng hapon. At sa February 12, araw ng Sabado, ay magkakaroon po ng general cleaning sa ating parokya sa ganap na 8:30 ng umaga. Ito ay bilang paghahanda sa darating na kapistahan ng ating mahal na patron na si San Policarpo. At syempre, sa Feb 14 naman po ang pagsisimula ng Misa Nobinaryo sa ganap na 5:30 ng hapon. At para sa mga latest updates at schedule sa kaganapan ng ating parokya, tumutok lamang dito sa SP Breaking News. At yan ang kabuuan ng ating balitaan at kumustahan sa araw na ito. Muli, ang aming paalala, palaging magsuot ng face mask, ugaliing isabit sa lieg ang vaccination card sa tuwing magsisimba at sundin ang mga minimum health protocols para sa ating kaligtasan. Ako po si Chay Lavinia para sa SP Breaking News. Parish information at your fingertips, magandang araw. Manatiling updated sa mga kaganapan dito sa ating parokya maging sa buong diocese ng San Pablo. Tumutok lamang dito sa SP Breaking News, parish information at your fingertips. And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, SP Power Media. At huwag din kalimutan to hit that notification bell para sa aming mga latest videos. Maraming salamat and God bless you!